Honey, bakit bang ilap mo? May problema ba? Maarting tanong ni Tatiana kay Sandro habang ang lalaki ay katabi nito sa kanyang kama at may malalim na iniisip. Tatiana, itigil na natin to. Ayoko na. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, ha? Nanggagalaiti sa galit na tanong ni Sandro kay Tatiana. Muling pumulupot ng yakap si Tatiana kay Sandro, saka inilapit ng mas malapit pa ang kanyang bibig sa tenga ni Sandro. May sinabi itong isang malagim na sikreto na matagal nang pinakatago-tago ni Tatiana, kaya maging si Sandro ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig sa bibig ni Tatiana. Wala naman silang kamlay-malay na nasa labas ng silid na iyon si Mori na nakikinig sa pag-uusap nilang dalawa, na maging siya ay nagimbal din sa kanyang nalaman. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Mori Castro, I want you to be part of my life's endeavor and success. I want you to be my end and my forever. Please, marry me. Inilabas ni Sandro ang isang kahon na naglalaman ng singsing na may malaking diamante. Isinot ni Sandro ang nakakasilaw na singsing kay Mori. Yes, yes, I will marry you, honey. Umiiyak na tugon ni Mori sa pagpo-propose ni Sandro sa kanya. Nag-propose si Sandro sa Japan dahil dito nila napiling magbakasyon. Umiiyak sa labis na tuwa si Mori at sa wakas ay may kakasal na rin sila ng nobyo. Sa loob ng halos magsasampung taon na pagsasama bilang magkasintahan ay hindi nakala ni Mori na yayain pa pala siya ng kasal ni Sandro. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Mori at yun ang araw na hinding-hindi niya malilimutan. Tanggap na rin naman ng kapwa nila mga magulang ang desisyon nilang pagpapakasal dahil matagal na rin naman silang nagsasama at parehong successful na rin sa buhay. May kanya-kanya silang mga negosyo at may ilan ding magkasosyo. Pagkatapos ng halos kalahating taon na preparasyon, ay dumating na rin ang araw ng kasal ni Mori at ni Sandro. Isang magarbong seremonyas ang naganap at kasama sa kaysaysayan ng pamilya ng mga Ocampo, ang kasalang Mori at Sandro. Yumino kissed the bride. Pagkasabi ng pare ay agad na siniil ng halik ni Sandro si Mori. Sabik na sabik si Sandro na halika ng dating kasintahan na ngayon ay asawa na niya. Mahal na mahal nilang isa't isa at ngayong kasal na ay mas lalo pang pinangako ni Sandro sa sarili na kailanman ay hindi sasaktan si Mori at mamahalin lamang ng buong tapat. Aalagaan at pagkaiingatan. Masaya nilang binagtas ang pasilyo palabas ng simbahan. Magkahawak ang kamay at walang kapantay ang mga ngiti sa labi. Hiyawan ang managmamahal sa kanilang kaibigan, kamag-anak at mga taong nakikidiwang sa kanilang pag-iisang dibdib ang tanging maririnig. Kaligayahang tila wala ng katapusan. Ngunit sa huling hakbang ng mag-asawa palabas ng pinto ng simbahan ay may isang malaking pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tila isang bubuig na nagwawala sa tenga ni Mori ang tanging niyang naririnig. Kalaunan ay isang matinis na ugong ang nagpabagal ng kanyang paningin. Nagkagulo ang matao at hindi malaman ni Mori ang gagawin. Naroon si Sandro na yakap-yakap siya at may sinasabi ngunit hindi niya maintindihan dahil sa ugong na umiingay sa kanyang dalawang tenga. Ilang saglit ay nakaramdam si Mori ng pagkirot mula sa kanyang tenga at saka pa niya napansin ang nagkalat na dugo sa kanyang suot na gown. Doon siya nawala ng malay. Mori! Tanging hiyaw ni Sandro habang nagkakagulo ang mga tao. Agad din namang dumating ang mga rescuer at nadala si Mori sa ospital. Sa pagmulat ng mga mata ni Mori ay sumilay sa kanya ang magandang mga ngiti ng asawa. Kamusta ang pakiramdam mo, honey? Nag-aalalang tanong ni Sandro habang hawak ang kamay ni Mori. Nanatiling nakatitig si Mori sa kanya at kumunot ang noo. Tumitig ng malamlam si Mori sa asawang si Sandro at napabalikwas. Umiling-iling si Mori at nangilid ang maluha
Honey, wala akong marinig. Wala akong marinig. Honey! Umiyak na sambit ni Mori at nagwawala na dahil wala siyang pandinig. Ano? Calm down, honey. You'll be fine. Nurse! Pinakalma ni Sandro si Mori habang hinahalikan sa noo. Agad namang dumating ang nurse at nagpatawag si Sandro ng doktor. Napakalma nila si Mori at doon ay nakausap ni Sandro ang doktor ng asawa. Mori is suffering a blast injury after the explosion. This type of injury can cause significant damage to the inner ear, leading to hearing loss. Paliwanag ng doktor. Makakarinig pa ba siya ulit, Doc? I mean, paano? May mga pwede ba tayong gawin para bumalik ang pandinig niya? Nangihilid ang waluha ni Sandro. Samantalang pinagmamasdan lamang sila ni Mori at ang mamwestra ng asawa. Kitang-kita ni Mori ang pag-aalala ng asawa. Ang mapinsala mula sa pagsabog ay maaaring maging seryoso. Ang ma-pressure wave ang siyang posibleng nakasira sa hair cells sa panloob na tenga ni Mori. Mahalaga yun para sa pandinig. Unfortunately, this kind of damage can sometimes be permanent. Wala na ba kayong magagawa, Dok? Pigil na pigil ni Sandro mga luha niya. May lang mga options tayong pwedeng gawin. At first, pwede nating subukan ng corticosteroids para mabawasan ang anumang pamamaga at posibleng mapabuti ang kanyang pandinig. Kung hindi yun makakatulong, maaari tayong tumingin sa mga hearing aid o kahit cochlear implants, depending on the extent of the damage. May naririnig akong mga pag-ugong sa dalawang tenga ko, Doc. Sumingit si Mori dahil batid niya ang pinag-usapan ng dalawa. Bumaling si Sandro sa asawa. Ngunit sa pagkakatong ito ay pinilit niyang humarap ng maayos, kalma, at mahinahon. Ayaw niyang iparamdam kay Mori ang pag-aalala na nararamdaman niya, lalo ang awa dahil sa sitwasyon nito. Sa harap ni Mori, nagpapaliwanag ang doktor. Kahit ni isang salita ay wala siyang naririnig. Nakahawak si Sandro sa mahigpit na dalawa na kamay ng asawa. That's called tinnitus, and it's common symptom after such injuries. Pwede kaming mag-discuss ng ilang mga therapy at paggamot upang makatulong para sa kanya. It's important to take things one step at a time and focus in her recovery. Salamat, Doc. At lumabas na ng silid ang doktor ni Mori. Binalot ang katahimigan ng silid. Saglit pa ay hinawakan ni Sandro ang mukha ng asawa. Magiging okay ka din, honey. I love you. Sambit ni Sandro kay Mori. I love you too. Umiyak na tugon ni Mori dahil naiintindihan lamang niya ang asawa sa pagbigkas ng bibig nito. Hindi na rin napigilan ni Sandro ang sarili at napaluhan na rin. Wala siyang magawa para kay Mori at ang tanging pagmamahal at pagyakap lamang ang kaya niyang ibigay dito upang kahit papaano ay maibsan ng kalungkutan at bighati ng asawa. Inalalay ni Sandro si Mori sa lahat ng oras. Siyang naging tenga ni Mori sa bawat lakad at kilos nito. Hindi kailanman pinabayaan ni Sandro ang asawa at pinaramdam kay Mori na hindi ito nag-iisa at hindi siya pababayaan. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Mori ang maawa sa sarili at maging malungkot. Dinadamdam niya pa rin ang nangyari sa kanya. Honey, wake up. Clinic mo today. Malambing na ginising ni Sandro ang asawa. Siniko ng bahagya ni Mori si Sandro. Napakunot naman ang noon nito. Honey, what's wrong? Halika na. I cook something for you. Hindi nagpa-epekto si Sandro at patuloy na nilalambing si Mori. Kinakausap niya pa rin si Mori tulad ng normal na salita kahit alam niyang hindi siya naririnig ng asawa niya. Tinadaan na lamang ni Sandro sa lambing sa tuwing ginigising niya ito. Honey. Hinalik-halikan ni Sandro si Mori sa pisngi. Saglit pa ay ngumiti na rin si Mori at humarap sa asawa. Good morning, honey. Sige na po, babangon na. Sambit ni Mori na may tipid ng ngiti. Bumangon na din si Sandro. Okay. Ipaghanda na kita ng breakfast. Tapos mag-prepare ka na, okay? Nagsasaya niya si Sandro habang nagsasalita.
Pagkatapos magsalitay, bumalik siya kay Mori at lumabas na ng silid. Naiwan si Mori na mag-isa, natulala. Maya-maya pa ay lumakad din siya papunta ng banyo. Hindi na napansin ni Mori ang mga luhang bigla na lamang lumabas sa kanyang mga mata. Sobrang bigat ng nararamdaman ni Mori na napahagulhol na lamang siya. Umiyak siya habang patuloy na umaagos ang tubig sa kanyang mukha mula sa shower. Pagkatapos maligo ay bumaba na si Mori upang kumain. At pagkatapos kumain ay nagpahinga lamang sila saglit at lumarga na papunta ng clinic. Hi, Mr. Red, Mrs. Ocampo. Kamusta kayo? It was nice seeing you again, Mori. Maghilo na bati ng doktor na tanging ngiti lamang din ang tugon ni Mori dahil ayon lamang ang naiintindihan niya. Sinimulan din agad ang mga therapy kay Mori at ilang examin upang malaman kung may progress ang paghupa ng maganang inner canal ng loob ng tenga niya. But still, wala pa rin pagbabago. How's everything with you, Mori? May naririnig ka na ba kahit papaano? Kahit minsan? Tanong ng doktor kay Mori na may kasama ng senyas. To be honest, Doc, wala pa po eh. Kahit yung malalakas na tugtog sa AirPods, I tried many times. Kahit sa pinakamalakas na volume, wala pa rin po. Garalgal ang boses ni Mori. Maybe we still need more medications or other kind of therapies. Or siguro hindi lang ganun kadaling bumalik yung pandinig niya. Biglang sumingit si Sandro. Natigilan naman si Mori. Tumangot-tango ang doktor at ngumiti ng marahan sa mag-asawa. In this case, we just need some more tests again para ma-schedule ko na si Mori for another treatment, which is using hearing aids. Advice ko lang din na huwag niya rin i-try ulit yung paggamit ng AirPods just to check kung may maririnig siya. It's important to avoid loud noises and protect her ears from further damage. Pagkatapos ng check-up ni Mori ay nag-iya na rin itong umuwi. At habang papaliban sila sa parking lot, ay nauna si Sandro sa paglalakad. Maya-maya pa ay naririnig niya ng malakas na pagbusina sa likod ni Mori. Pero dahil hindi nakakarinig si Mori ay wala itong kalam-alam na binubusinahan na pala siya sa likuran niya. Agad na hinatak siya ni Sandro ng marahan. Tanga ba yung asawa mo? Ubingi. Huwag mo na ngang pinapalabas yan. Sambit ng lalaking nagmamaneho. Hindi nito nakilala si Sandro kaya dire-diretso ang bibig sa pagsasalita. Gago ka ba? Hahabulin sana ni Sandro ang lalaking ngunit mabilis na itong nakaalis. Inawat naman ni Mori ang asawa dahil batid niyang galit ito. Honey, may problema ba? Nag-aalala ang tanong ni Mori. Hindi na naitago ni Sandro ang kanyang inis kaya naman. Hindi niya sinagot ang asawa at nagdire-diretsyong sumakay ng sasakyan. Naging tahimik lamang si Mori sa buong biyahe hanggang sa makauwi na sila. Pagdating nila sa mansyon ay dire-diretso lamang si Mori sa kwarto nila at hindi na lumabas simula ng oras na yon. Hinayaan na muna siya ni Sandro dahil wala na rin siya sa mood. Oras na ng tanghalian at hindi pa rin lumalabas si Mori. Hindi na rin natiis ni Sandro na puntahan ng asawa dahil ayaw niyang nagpapalipas ito ng pagkain. Pag-akit niya ng kwarto ay nakalak ang pinto. Biglang kinabahan si Sandro. Honey, can you open the door please? Nagtataka si Sandro dahil hindi naman naglalak ng pinto si Mori. Honey, mas lalo pa siyang kinakabahan dahil tila wala namang tao sa loob. At dahil sa kabang nararamdaman ay ipinakuha na ni Sandro ang spare key ng kanilang kwarto. At pagbukas ng pinto ay tumamban sa kanyang harapan si Mori na nakahandusay at halos wala ng malay. Honey, agad na lumapit si Sandro at tiningnan ang mukha ng asawa. Bumubula ang bibig ni Mori at nakita ni Sandro ang hawak nitong bote ng sleeping pills na wala ng laman. Nagbatawag si Sandro agad ng doktor at nailigtas naman ng asawa. Nang magkamalay si Mori ay naroon sa tabi niyang asawa at binabantayan siya. Dahil napapahiya ay pumaling si Mori patalikod kay Sandro. You tried to kill yourself, honey? Bakit? Diretsyong tanong ni Sandro. Katahimikan. Nawala sa isip ni Sandro na
Hindi nga pala siya naririnig ng asawa kahit anong sermon niya. Tapabuntong hininga na lamang si Sandro at kinuha ang pagkaing inihain para kay Mori. Iniharap niya yon kay Mori at sumenyas na kakain. Tila walang nakikita si Mori at hindi pinansin si Sandro. Bagkusay, pumaling itong muli sa kabila kung saan hindi niya nakikita ang asawa. Huminga ng malalim si Sandro. Nagtitimpi. Naramdaman ni Mori ang paglapat ng katawan ni Sandro sa kanilang higaan. Alam niyang idadaanan naman siya ng lambing ng asawa upang kumain. Pero dahil wala talaga sa mood si Mori ay inunahan niya na si Sandro. Agad na bumangon mula sa pagkakahiga si Mori at naupo sa gilid ng kama. Napanganga sa pagtataka si Sandro. Honey, what's wrong? Hinawakan ni Sandro ang kamay ni Mori. Tumitig si Mori sa mga mata ng asawa at batid niyang tinatanong nito kahit hindi niya naririnig. Ngunit muling nagmatigas si Mori at iniwas ang kamay sa asawa. Hindi pa rin nagpatalo si Sandro. Bumangon na rin siya mula sa kama at dinala ang pagkain ni Mori sa harapan nito. Kinuha ni Sandro kutsara at tinidor. Hinahanda niya na ang isusubo para kay Mori para pakainin nito. Kailangan mong kumain, honey. Need mong magpalakas para gumana yung mga therapies and medications sa'yo. Akmang isusubo sana ni Sandro ang isang kutsarang pagkain sa bibig ni Mori. Ngunit tumilapon ang kutsarang hawak niya sa sahig. What's wrong with you? Hindi na napigilan ni Sandro ang sumigaw. Pinalot sila ng katahimikan. Batid ni Mori na nagalit ang kanyang asawa ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Mas lalo naman itong ikinapipiko ni Sandro. Sa galit ni Sandro ay itinapon niya ang mga pagkain nasa harapan ni Mori. Samantalang nanatiling nakatitig lamang si Mori sa mga pagkain at kubyerdos na nakakalat sa sahig. Hindi ka nakakarinig, pero nakapagsalita ka, Mori. Speak up. Say something. Galit na sambit ni Sandro habang hawak nito sa dalawang brasong asawa. Nakaramdam na ng sakit si Mori dahil sa pagkakahigpit ng hawak ni Sandro. Nasasaktan ako. Mata sa matang sininghala ni Mori ang asawa. Ano? Nagagalit ka na ba? Napipikon ka na ba? Napapagod ka na ba? Pwes ako. Pagod na ako. Halos magkakalahating taon na Sandro. Pero wala pa rin pagbabago. Umiiyak na si Mori. Nakikita mo bang nasasayang lang lahat ng efforts natin? Efforts mo. Pagtanaw natin sa pag-asang, makakarinig pa ako ulit. Pero wala. Hindi. Dahil walang progress. Napapagod na ako sa halos araw-araw na pagpunta natin sa klinik para i-test, i-examine, and the bullshits na ginagawa sa tenga ko. Pero wala pa rin. Tenga lang yung problema ko, pero daig ko pang inutil. Iyak na iyak si Mori na tila batang naagaw ng pagkain. Umiiyak na rin si Sandro. Tumangot-tango siya. Gusto niyang magwala. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob niya kay Mori. Ngunit alam niyang hindi naman siya maririnig nito. Kaya naman kumuha si Sandro ng isang papel at doon isinulat ang lahat ng gusto niyang sabihin sa asawa. Pagkasulat ng bawat pahinay, iniharap niya yun kay Mori. At binabasa naman ni Mori yun ng mihina. Oo, tama ka, Mori. Napapagod din ako. Pagod na ako. Umiyak si Mori habang binabasa ang mga nakasulat sa papel na ipinapakita ni Sandro. Pero okay lang. Kaya ko naman eh. Kakayanin ko. Kasi para sa'yo kailangan kong kayain. At mas maging matibay pa. Pero alam mo yung masakit? At nakapagod? Yun yung sabihin mong pagod ka na. Pero paano ako tatayo? At kukuha ng lakas at pag-asa? Kung ikaw mismo sa sarili mo. Sumusuko ka na. Oo, let us say na. Wala nang ang pag-asang makadinig ka, Mori. Pero nandito ako. Kahit huwag mo nalang i-appreciate yung mga efforts ko para makabangon ka, yakapin mo naman ako bilang asawa. Napahagulhol si Mori sa mga huling salitang binasa niya. Paglingan niya ay wala nang asawa sa loob ng silid na iyon at nag-iisa na lamang si Mori. Wala nang nagawa si Mori kung hindi ang umiyak upang mailabas ang sama ng loob.
hanggang sa nakatulog na lamang siya at hindi na malaya ng oras. Nang magising si Morey, nagulat na lamang siya dahil nakahiga na siya sa kama. Mukha ng kanilang katulong ang kanyang nakita sa halip na ngiti ng kanyang asawang si Sandro. Napahiya si Morey sa kanyang sarili. Kumain ka na po, ma'am. Susubuan na sana ng katulong si Morey, ngunit kinuha niyang kutsara dito. Kaya ko na to. Nakangiting sambit ni Morey. Habang kumakain ay hindi napigilan ni Morey ang magtanong. Nasaan si Sandro? Hindi malaman ng katulong kung paano tutugon kay Morey dahil alam niyang hindi siya maririnig nito. Kinuha ni Morey ang ballpen at papel na nasa mesa niya at inabot yun sa katulong. Simula ngayon, isulat mo lang dyan yung mga sasabihin mo, ha? Sawi siya ni Morey. Tumango naman ang katulong at nagsimula ng magsulat. Binasa naman yun ni Morey. Umalis po si Sir Ma. Simula po kagabi. Hindi pa po umuwi. Nakaramdam si Morey ng pangamba sa sagot ng katulong nila. Pero dahil wala pa rin gana si Morey sa lahat ay umiiral pa rin ang pagiging aburido niya sa buhay. Kaya naman sa halip na tawagan ng asawa ay hinayaan na lamang niya si Sandro. Samantala ay umuwi pala muna si Sandro sa mansyon ng kanyang mga magulang. Wala namang ibang ginawa si Sandro kung hindi maya't maya. Chine-check ang kanyang cellphone at nagbabakasakaling tumawag si Morey. Bakit hindi ka pa umuwi sa inyo, iho? Siguradong nag-aalala na ang asawa mo sa iyo. Payo ng ina ni Sandro. Ngumisi si Sandro. Ni Chat. Utaw nga po, mama. Wala siya eh. Hindi mo lang ako kumustahin kung nasan ako. Ano ka ba naman? Alam mo namang dumadaan sa matinding depression si Morey sa ngayon. Ang kailangan mo lang, anak ay masabaan pang pasensya mo sa kanya. Huwag mong patulan ng matopak niya. Bagusay, intindihin. Hindi ba? Kaya mo siya pinakasalan dahil kaya mong gawin sa kanya lahat ng pag-iintindi at pagmamahal? Tumingin si Sandro ng malamlam sa kanyang ina. Naisip niyang tama ito at nakaramdam siya ng pagkasabik na makita ang kanyang asawa at kausapin na si Morey. Agad na umuwi si Sandro at nang pag-uwi niya ay naabutan niyang tumatawa ang asawa. Nakaramdam ng pagtatampo si Sandro dahil naisip niyang masaya pa rin pala ang asawa kahit wala siya. Alis na sana si Sandro nang bigla siyang tinawag ni Morey. Nakita pala siya nito sa camera. Honey! Tawag ni Morey sabay takbo papunta sa asawa. Nagyakapan sila ng mahigpit. I'm sorry, honey. Thanks God, bumalik ka na. Sorry sa lahat ng sinabi ko. I miss you so much. Umiyak na sambit ni Morey habang nakayakap ng mahigpit sa asawa. No need to say sorry, honey. I love you. Tugon ni Sandro kahit hindi siya naririnig ni Morey. Halika na sana ni Sandro si Morey nang may biglang nagsalita. Ahem. Hoy girl, nandito pa ako oh. Huwag kayong ganyan. Boses na nagmumula sa laptop ni Morey. Ka-video call pala ni Morey ang best friend niyang si Tatanya na nasa USA ngayon. Sumenya si Sandro kay Morey at itinuro ang laptop. Ay, sorry. Sambit ni Morey sabay hatak sa kamay ni Sandro papunta sa mesa kung nasa nakapatong ang laptop. Honey, I want you to meet my best friend, Tatiana. Ngumiti naman ang tipid si Sandro at kumaway. Hi, bati na Tatiana na may malagkit na tingin kay Sandro. Mga tingin na hindi alintana ni Morey dahil may tiwala siya sa best friend niyang ito. Oh, siya si Tatiana. Tiyan ka na muna, maglalabing-labing lang kami ng asawa ko ha. Bye! At enough na ni Morey ang video call nila ng kaibigan. I don't know na may best friend ka pala. Sambit ni Sandro habang nakayakap kay Morey. Honey, hindi ko maintindihan. Natatawang kumuha ng papel si Morey at inabot yun kay Sandro kasama ang isang ballpen. Hindi pa kasi nakapag-aral ng sign language si Sandro kaya naman pagsulat na lang muna sa papel ngayon ang komunikasyon nila ni Morey. O ayan, dyan mo na lang isulat lahat ng sasabihin mo ha. Tapos babasahin ko na lang. Sa akin mo lang to natutunan eh. Kinurot ni Sandro ang pisngin ng asawa. Kinikilig naman si Morey at sorbang saya ng nararamdaman
Dahil kahit papaano ay nawawala ng stress na nararamdaman niya dahil bumalik ng asawa niya. Nagsulat na si Sandra at binasa naman yun ni Mori. Nasaan yung best friend mo? Bakit ngayon ko lang siya nakilala? Tanong ni Sandra na nakasulat sa papel. Oh, well, she's staying in the US now, honey. In-invite ko naman siya nung kasal natin pero hindi siya nakapunta kasi wala siyang chance makauwi. Bakit? Sumulat muli si Sandra bilang tugon at binasa naman ni Mori. Ewer ba siya sa condition mo? Tumangotongo si Mori at inabot muli ni Sandro ang isang papel. I am just thankful kasi may kaibigan ka palang katulad niya na kaya kang patawanin at pangitiin tulad ng dati. Tumitig si Mori kay Sandro na tila nagingilid ng luha. Oh, she's my best friend, honey, and I love her that much. Kung mahal kita, including my parents, yung rank ng pagmamahal ko for her, pumapangalawa. She's like a sister to me. Gumiti naman si Sandro at hinalikan si Morris sa noo. I love you. Sambit ni Sandro at naindidihan naman yun ni Mori. I love you too, honey. At naglapat ang kanilang mga labi. Naging maayos na muli ang pagsasama ni Mori at ni Sandro. Unti-unti nang bumalik sa dati si Mori at dahan-dahan niya nang niyayakap ang sitwasyon niya. Why don't you try to use hearing aid, honey? Binabasa ni Mori ang sulat ni Sandro. Nagkibit-balikat si Mori. Sabi naman ng doktor ko, babalik naman ang pandinig ko biglaan. And gusto kong ma-experience yun, honey. Kung nagkakaigi naman tayo ng ganitong pasulat-sulat. Bakit pa, di ba? Natawa din naman si Sandro sa tugon ng asawa. Maya-maya pa ay natahimik si Mori. May binabasa itong message sa phone niya. Hinawakan ni Sandro ang kamay ni Mori at sumenyas. Nang bakit? Uuwi daw si Tatiana, honey. Excited na tugon ni Mori. Well, that's great. Nakangiting tugon ni Sandro at nakasulat sa papel na inabot kay Mori. Honey, may papakiusap sana ako. Tila nahihiya pang tanong ni Mori. Tumango si Sandro. Sure. Since 1 month lang naman siya dito, honey, pwede kayang dito muna siya magstay sa atin? Please? Kumunot ang noon ni Sandro. Nagsulat itong muli. Why? Hindi ba siya makapag-check-in sa hotel? Tumitig si Mori kay Sandro na may tingin na nakikiusap. Huminga ng malalim si Sandro. Fine. Sambit ni Sandro na niintindihan si Mori. Yay! Salamat, honey. Humakap ng mahigpit si Mori kay Sandro at pinaghalikan ng asawa. Nang sumunod na linggo ay dumating na si Tatiana. Hi! Bati ni Tatiana at sinalubong ng yakap si Mori. Sa pagkayakap ni Tatiana ay nasipat nito si Sandro at tinitigan ng malagkit ng mata sa mata. Nakaramdam naman ng pagkailang si Sandro at umiwas. Anong ginagawa niya? May pagdududa na si Sandro sa ikinikilos ng best friend ng asawa niya. Tatiana, si Sandro ang asawa ko. Nakangiting ipinakilala ni Mori ang asawa kay Tatiana. Nagkamay ang dalawa at may pagbigsang paghawak ni Tatiana sa kamay ni Sandro. Let's get inside. Nagpahanda ako ng mga paborito mong pagkain. Sambit ni Mori at niyaya na si Tatiana sa loob ng mansyon. Simula nang dumating si Tatiana ay hindi nito tinigilan si Sandro ng titigan. Nang malalagkit basta hindi nakatingin si Mori. Si Sandro na lamang umiiwas dahil hindi niya maintindihan ang intensyon ng kaibigan sa kanyang asawa. Hanggang sa isang gabi ay hindi makatulog si Sandro, kaya naman lumabas muna siya ng silid nila at nagpahangin muna sa may hardin. Hindi ka ba makatulog kakaisip sa akin? Biglang sumulpot si Tatiana sa likuran ni Sandro. Sobrang lapit nito sa kanya, kaya naman napaatras si Sandro sa gulat. Nakasuot lamang si Tatiana ng manipis na cardigan. Anong sinasabi mo? Tsaka mabuti nandito ka na din. At ano bang ginagawa mo? Bakit titig ka ng titig? Nananadya ka ba? Naiinis na singhal ni Sandro. Ngumisi si Tatiana at pinakyat ang daliri sa may matalas na kuko sa braso nito. Kunwari ka pa. Gusto mo rin naman. Tugon naman pang-akit ni Tatiana. Sa inis ni Sandro ay
Hinatak nito ang kamay ni Tatiana at hinawakan yun nang may pisil at galit. Kung nagpaplano kang sirain kami ng asawa ko, pues, nagkakamali ka. Mahal ko si Mori, na best friend mo. At kahit maghubad ka pa sa harapan ko, hindi kita papatulan. Talaga ba? Nakataas ang kilay na hinablot ni Tatiana ang kamay niya mula kay Sandro at diretsyong hinubad ang cardigan na suot. Tumambad ang hubot-hubad na katawan ni Tatiana sa harapan ni Sandro. Dahil lalaki ay hindi naman iwasan ni Sandro ang hindi mapatitig dahil napakaganda naman talaga ng katawan ni Tatiana. Malaki ang dibdib at makorbang balakang nito. Tulong! Nagsimula nang magsisigaw si Tatiana, kaya naman mabilis na lumapit si Sandro dito at tinakpan ang bibig. Ngunit inalis ni Tatiana ang kamay ni Sandro at sinilito ng halik. Nung unay, pumapalag si Sandro, ngunit kalaunan ay bumigay din ito. Dahan-dahan silang nahiga sa madilim na sulok ng hardin at nangyari ang hindi inaasahan. Palibhasa ay matagal nang walang nangyayari sa kanila ng asawang si Mori ay nadala ng kanyang pagiging lalaki si Sandro, sensasyong pinapakita ni Tatiana. Nang gabing yon, nagsimula ang isang pagtataksil. Bumalik na rin agad si Sandro sa kanilang silid pagkatapos ng nangyari. Honey? Biglang nagsalita si Mori. Bumilis ang tibok ng puso ni Sandro. Dire-diretso na sana siya sa banyo para maligo. Hindi siya umimikat, hinintay na magsalita muli si Mori. Nilapitan niya ito at tinitigan. Tulog na tulog pa rin ito. Tila anghel na mahimbing na natutulog. I'm sorry, honey. Nakaramdam si Sandro ng konsensya sa kanyang sarili. Tagmamadali siyang naligo at nilinis ang buong katawan. Nangako si Sandro sa sarili na hinding-hindi na maulit pang kagaguwang ginawa niya. Kaya naman ang mga sumunod na araw ay siya nang umiwas kay Tatiana. Nagpa siyang bumalik muli si Sandro sa kanilang kumpanya bilang CEO. Bakit hindi ka nalang alagaan ang asawa mo dito sa bahay? Binabasa ni Mori ang message ni Tatiana na nagda-type sa tablet nito. It's okay. Para malibang din siya. It's almost a year na palagi lang ako yung nakikita at inaasikaso niya. I just want to be fair with my husband. Nakangiting tugon ni Mori. Nag-type si Tatiana. Natural, asawa mo siya. It's his responsibility para alagaan ka, no? Nandito siya dapat palagi. Napapakunot doon si Mori sa mga sinasabi ng kaibigan. Don't worry, umuwi ka ng US, magsistay na siya ulit dito kasama ko. Tumas ang kilay ni Tatiana at hindi umimik pa. Ganun? So, talagang umiwas ka ha? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang pag-iwas mo. Sambit ni Tatiana sa isip-isip niya, tila may masama na namang plano. Nang gabing yun ay nakaramdam ng pananakit ng sakit ng ulo si Mori. Nag-utos ito sa kanilang kasambahay na kumuha ng gamot. Nakita naman ito ni Tatiana at siya nang kusang nagdala ng gamot para kay Mori. Hey Mori, get up there and take this. Tinapik ng marahan ni Tatiana si Mori sa balikat. Nagulat naman si Mori dahil si Tatiana may dala ng gamot niya. Kinuha ni Mori ang gamot at diretsong ininom. Hindi niya alintana na isa yung sleeping pills. Salamat Tatiana, pero bakit ikaw yung nagdala ng gamot? Mabilis ang bisa ng gamot na ibinigay ni Tatiana, kaya naman nakaramdam kaagad si Mori ng antok. Hindi pa man nakatugon si Tatiana sa isasagot ay nakatulog na ito. Ngiting tagumpay si Tatiana dahil sa wakas ay gagawa niya na ang kanyang masamang plano. Ilang minuto pa ay dumating na si Sandro. Honey? Nilapitan ni Sandro ang natutulog na asawa at sinubukang gisingin ang mga halik. Nagtaka si Sandro dahil hindi ito nagigising. Nang biglang makaramdam si Sandro ng tila may nakatayo sa kanyang likuran. Pagharap niya ay laking gulat niya nang makita si Tatiana muli at nakaubad sa kanyang harapan. What the? Pabulong na singhal ni Sandro. Galit na dinampot ni Sandro ang cardigan ni Tatiana at sa pilitang ipinasuot dito. Please, leave. Pabulong pa rin na sambit ni Sandro. Humagalpak si Tatiana sa tawa na siyang napataranta kay Sandro at hindi malaman ang gagawin. Pwede ba? Huwag kang maingay. Saway ni Sandro sa mahinang boses pa din.
Are you nuts? Kahit magsisigaw ako dito, hindi ako maririnig ng asawa mo. Pumulupot si Tatiana sa leeg ni Sandro na tila inaakit na naman ang binata. Kahit pa umuulan ako dito, hindi niya tayo maririnig. Akmang halika na sana ni Tatiana sa Sandro, ngunit umiwas ito. Tatiana, please, leave. Nakikiusap ako. Pagmamakaawa ni Sandro kay Tatiana. Ngunit sa halip ng sumunod ay, muling lumapit si Tatiana kay Sandro. Kung hindi mo ako pagbibigyan, mapipilitan akong sabihin kay Mori ang nangyari sa atin nung isang gabi. Pagbabantan ni Tatiana. Hinawakan ni Sandro ng mahigpit ang braso ni Tatiana. Tinatakot mo ba ako? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nangakit. Galit na tugon ni Sandro. At baka nakakalimutan mong malaki ang tiwala sa'yo ni Mori na hindi mo gagawin yon. I know Mori very well. And mabilis siyang maapektuhan sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Nakita mo naman siguro kung paano siya mawala ng pag-asa simula nang mawala ang pandinig niya. What more kapag nalaman niyang ang best friend niya kinapang ng asawa niya. May pang-aasar sa tono ng boses ni Tatiana. Isinandal ni Sandro si Tatiana sa pader. Don't you dare. Nanggigigil sa galit si Sandro. Tumas ang kilay ni Tatiana. Easy. Make love with me. Sa gigil ni Sandro ay wala siyang nagawa kung hindi si ilin ang halik si Tatiana at pagbigyan sa gusto nito. Sa mahimbing na pagkakatulog ni Mori ay wala siyang kamalay-malay sa bawat sulok ng kanilang sariling siliday sa pilitang ginagawa ni Sandro ang isang pagtataksil. Isang pagtataksil na ginagawa niya upang huwag lamang magsalita si Tatiana tungkol sa nangyayari sa kanilang dalawa. Napasubo na si Sandro at hindi niya alam kung paano nalulusot. Hindi lang yung isang beses nangyari, nasundan pa yun at napapadalas na. Isang araw ay check up ni Mori. Dahil tanghali nang magising si Sandro ay hindi na ito inabala pa ni Mori. Nakita ni Tatiana na sumakay ng sasakyan si Mori at umalis. Saan daw pupunta ang amo mo? Mataray na tanong ni Tatiana sa katulong. Magpapa-check up po. Ngumisi si Tatiana dahil batid niyang nasa kwarto lamang si Sandro at niya itong pinuntahan sa kwarto nito at ginapang ng halik. Honey. Nakapikit na ngumisi si Sandro at hinahawakan ng dibdib ni Tatiana. Napabalikwas si Sandro dahil naramdaman niyang may kalakihan ng nahawakan yung dibdib. What the hell are you doing here? Galit na tanong ni Sandro at naitulak si Tatiana. Chill, I miss you. Filingerang tugon ni Tatiana. At akmang halikan muli si Sandro. Umiwas si Sandro. Pulit-ulit na lang ba tayo dito? Galit na tanong ni Tatiana. Tatiana, please, tama na. Dawa na ako sa asawa ko. She doesn't deserve this. So anong gusto mo? Sasabihin na natin sa kanya? Maati mo bang makita si Mori na nalulungkot? Nadidepress ulit? And worst, pwede niyang saktan ng sarili niya. Hindi pa tapos na magsalita si Tatiana ay sinil na ito ng halik ni Sandro. Ngumisi naman si Tatiana at tinanggap ang mga halik ni Sandro. Mabilis na naghubad at umibabaw dito. May mangyayari na sana sa kanila nang biglang may kumatok sa pinto. Honey, gising ka na ba? Bakit nakalak ang pinto? Bumalik si Mori. Itinulak ni Sandro si Tatiana at napabalikwas sa pagkakahiga. Nataranta silang pareho. Crap, go and hide. Sunod-sunod na mura ni Sandro dahil sa nervous at kaba. Nagmadali namang hinablot ni Tatiana ang kanyang mga saplot at nagtatakbo papunta sa banyo. Hindi nito namalayan ang underwear niya ay nalaglag pala sa sahig malapit sa kama. Binuksan agad naman ni Sandro ang pinto nang nakapagtago na si Tatiana. Honey? Will, good morning. Nakangiting bati ni Sandro. Good morning, honey. Halik na sana si Mori sa kanya. Ngunit umiwas si Sandro dahil kakahalik lang niya kay Tatiana at ayaw niya ng ganun. Mas nakukonsensya si Sandro kapag ginawa niyang ipadambis ang mahal na asawa ang labi niyang
Nalaway nang malanding si Tatiana. What's wrong, honey? Pagtataka naman ni Mori. Sumaya si Sandro na bad breath pa siya kuno at hindi pa nagmumumog. Natawa naman si Mori. So what, honey? Pero dahil nagmamadali na rin siya, hinayaan na si Sandro. Nakalimutan ko kasi yung files ko, honey. Natatawang nagkalagal ang drawer si Mori. Nang biglang napansin ni Sandro ang panty ni Tatiana na nakakalat. Nagmadali niyang sinipa yon papasok sa ilalim ng kama. Got it. Hais, akala kong saan ko na napalagay eh. Sambit ni Mori. Saglit pa ay humawak ito sa tiyan. Kinakaban si Sandro dahil naramdaman niyang magbabanyo ang asawa. Parang naihi pa ako, honey. Akmang pupunta na ng banyo si Mori. Oh! Biglang lumagi si Sandro na tila namimilipit sa sakit ng tiyan. Oh, honey, what happened? Okay ka lang ba? Nag-alala si Mori at tinignan ng asawa. Kumuha ng papel si Sandro at sumulat. Kanina pa ako nag-LBM, honey. Pinagbuksan lang kita ng pinto pero kanina pa ako sa banyo. Now it's attacking again. Can't take it anymore. Binabasa ni Mori ang sinulat ni Sandro. Tinignan ni Mori ang asawa at awang-awa siyang makitang pamimilipit nito sa sakit ng tiyan. Kaya mo ba? Pag-aalala ni Mori. Tumangot-tango naman si Sandro at sumenyas na babalik na siya ng banyo. O siya, kaya mo ha? Basta kung ano man. Give me a call, okay? And send me a message, honey, ha? Need ko nang pumunta ng clinic dahil late na ako. Drink plenty of water para hindi ka ma-dehydrate, okay? I love you, honey. Nag-blow a kiss na lang si Mori bago lumabas ng kwarto. Nang masigurado ni Sandro na wala na talaga si Mori ay pinalabas niya ng haliparot na si Tatiana. Akmang halik muli si Tatiana kay Sandro ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya na hinayaan ng dalaga. Wala na ako samot. Please, huwag ngayon. Pakiusap ni Sandro. Dahil nawala na rin ng gana si Tatiana ay lumabas na rin ito ng silid. Simula ng araw na yun ay hindi na kinulit pa ni Tatiana si Sandro sa kwarto ng mag-asawa. Ang buong akala tuloy ni Sandro ay nakonsensya na si Tatiana at umiiwas na. Ngunit ang ginawang pananahimik ni Tatiana ay may kapalit pa lang kababalaghan. Araw ng Lunes at maagang pumasok si Sandro dahil may meeting siya kasamang mga bagong investors from Korea. Pagpasok niya ng opisina ay dumiretso siya sa kanyang table upang mag-relax muna habang naghihintay ng oras ng kanilang meeting. Habang nakasandalay, biglang may nagbukas ng zipper ng kanyang pants. Tatiana, what the hell are you doing here? Nanlalaki ang mga mata ni Sandro dahil hindi niya halos akalain na hanggang sa opisina niya ay dadalhin pa ni Tatiana ang kalandian at kalokohan nito. Hindi nagsasalita si Tatiana bagkus ay nakatitig ito kay Sandro na tila nang aakit. Maya-maya pa ay biglang kubatok ang sekretary ni Sandro. Please, come in. Sumenya si Sandro kay Tatiana na huwag maingay at huwag magpapakita. Good morning, sir. I just want to inform you po na nasa labas na po ang asawa ninyo. I told her to get inside na po since asawa niyo naman po siya at ayun yung bili niyo kapag siya yung naghahanap. Pero siya po yung nagsabi na ipaalam ko po muna sa inyo. Wika ng kanyang sekretarya. Habang nakabuntot pa rin ang mga kuro-kuro sa sitwasyon, tila umikot ang mundo ni Sandro sa sinabing yun ng kanyang sekretarya. Ang kanyang puso ay parang bumilis sa pangamba at panggigilas. Hindi siya makapaniwala na nandito si Mori, ang kanyang asawa, sa labas ng kanyang opisina habang nandito si Tatiana na tila gumugulo sa isip niya. Mabilis na sumulyap si Sandro kay Tatiana na nakatayo pa rin sa tabi niya. Nakalugmok sa kanya sa isang nakakaintrigang paraan. Ngunit sa likod ng kanyang pagmamasid kay Tatiana, nag-umpisa nang bumuhusang mga katanungan sa kanyang isip. Paano siya makapagbigay ng maayos na dahilan kay Mori kung sakali mang mahuli siya? Anong mangyayari kapag pumasok si Mori at makita ang nangyayari? Okay, sige. Pababa na rin ako. Makakaalis ka na. Thank you, Yam. Wika ni Sandro sa kanyang sekretarya. Umalis ka na nga rito, Tatiana. Bulong ni Sandro
pinipilit na magpatuloy ang kanyang boses na tila nag-aapoy ang tensyon. Relax ka lang. Masyado ka namang natetense. Easy lang. Ako lang to. Sagot ni Tatiana na parang wala lang sa kanyang sitwasyon. Ang mga mata nito ay tila nag-aapoy sa alinto at sa bawat segundo tila nahirapan si Sandro. Dapat lumabas ka na at huwag kang maingay. Nasa labas si Mori. Aniya, mas mataas ang boses habang sinasalubong ang takot at galit. Ngunit si Tatiana ay tila determinado. Tumayo siya. Akmang magpapakita, ngunit pinigilan nito ni Sandro. Alam mo nang kalagayan natin. Please, huwag ngayon. Maya-maya pa, narinig ni Sandro ang mga hakbang mula sa labas. Alam niyang si Mori na iyon. Ang kanyang isip ay nagpanik. At wala na siyang magawa kundi ilagay ang kanyang sarili sa tamang estado. Siya na sanang bababa ngunit pinigil naman siya ni Tatiana. Umalis ka na. Please. Pakiusap niya kay Tatiana. Ngunit hindi siya sinunod ang dalaga. Tila kinikilig pa nga siya sa kakaibang drama na nalilikas sa paligid ng buong opisina na iyon. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Mori kasama ang kanyang mga ngiti. Ngunit sa kanyang mga mata, may seryosong ekspresyon. Hi, Han. I'm here. Masiglang bati ni Mori. Walang kalam-alam sa naging tensyon sa loob ng opisina. Ngunit nang lumingon siya at makita si Sandro. At sa sulok na iyon, si Tatiana na tila nakaanggulo sa likuran. Nagibang anyo ng kanyang ngiti. Bakit nandito ka, Tatiana? Tanong ni Mori. May halong pagtataka. Nag-aayos lang ako ng ilang dokumento kay Sandro. Napakwento na rin saglit pero paalis na rin ako. Sagot ni Tatiana. Subalit alam ni Sandro na hindi ito sapat na dahilan. Bakit ka nandito, honey? Hindi pa sabi ko naman sa'yo na huwag ka nang mag-abala pang pumunta dito dahil mas stress ka lang sa dami ng trabaho. Alam mo namang ayokong napapagod ka. Tanong ni Sandro. Umikot ang kanyang isip na nag-aalala upang hindi niya may pakitang takot kay Mori. Ngayon nga'y gumagamit na rin si Sandro ng sign language. Sa wakas ay naaral na rin niya. Wala naman. Nababagot ako sa bahay eh. Just checking lang if okay ka lang dito. Nagmadali si Tatiana habang unti-unting lumalayo. Ngunit hindi siya umalis. Nais si Sandro na mapasara ng diskusyon na ito. Sige, umalis ka na, Tatiana. Ibigay ko na rin naman ang mga files na kailangan mo. Matatag na sinabi ni Sandro upang tapusin ang usapan. Okay. Thank you, Sandro. Pakatulong ang format na to para sa negosyo ko sa US. Thank you ulit. Sabi ni Tatiana. Pagkatapos ay walang kaabala-abala na umalis sa opisina. Ngunit ang tingin nito kay Sandro ay puno ng mga tanong. At niiwan ang babae sa loob ng kanyang isip. Tumawa si Mori nang namnamin pa rin ang naisipahayag nito. Anong files ang hiningi niya sa Yuhan? Tanong ni Mori. Halos wala nang malay sa kakaibang sitwasyon. Sumugot si Sandro. Wala, Mori. May meeting nga pala tayo sa mga investors now. Sasama ka ba sa akin? Sagot niya. Pinipilit na normal ang kanyang tono. Alright, Han. As long as you need me, I'll be there. Sabi ni Mori na wala na talagang alam sa tunay na nararanasan at sitwasyon ni Sandro. Ngunit habang pumapasok si Sandro sa meeting, natatandaan pa rin niya ang nangyari. Ang kanyang isip ay nagtatanong. Anong dapat kong gawin? Hanggang kailan ko kayang itago ito sa aking asawa? Habang papalayo siya, nagpasya siyang kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Sa ilalim ng ingay ng kanyang opisina, naglalagalab pa rin ang mga tanong at mga pangako na hindi pa nagagawa. Napakakomplikado. Ngunit kailangan niyang iwasan ang mga malaking gulo. Hindi naman niya talaga gustong pasakitan ng damdamin ng kanyang asawa. Alam niyang mali pero tuloy pa rin siya sa pakipagkita ng palihim at pakipagtali kay Tatiana. Ngunit sa labis na pagmamahal ni Sandro sa kanyang asawa at ayaw nitong dumaan naman ito sa matinding stress, ay minabuti na lang ni Sandro na ilihim na lang kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ng best friend ni Mori na si Tatiana. Nang pakawala ni Sandro ang masalita kay Tatiana, nakaramdam siya ng labis na pangamba. Alam niyang hindi ito tamang sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang kanilang lihim na pagkikita. Ang kanyang puso ay naguguluhan.
sa nararamdaman niya para sa kanyang asawa, si Mori, at sa damdamin niya kay Tatiana. Nasa kanyang isip parati ang mga katanungan kung paano ito maayos. Paano ako makakaligtas sa sitwasyong ito? Hanggang kailan ko kayang itago ito kay Mori? Nawawalan na siya ng tulog sa kakaisip dahil ang takot na masaktan ng asawa ay lalong lumalakas sa kanyang dibdib. Minsang nag-usap si Tatiana. Nagbigay siya ng mga palatandaan kung gaano siya kainteresado kay Sandro. Patuloy niyang pinaparamdam na mas mahalaga siya kaysa kay Mori at mas karapat dapat siya para kay Sandro. Sa mga mata ni Sandro, nagiging mahirap na ang sitwasyon sa harap ng pagmamahal niya kay Mori. Lumalabas ang takot na mawala ng silbi ang lahat. Isang hapon, nag-decide si Sandro na magtrabaho sa kanyang kondo. Naghanda siya ng kape at nag-set ng laptop sa mesa sa kanyang isipan. Nakabukas ang isip niya sa mga proyekto. At sa tabi ng kanyang laptop ay naroon si Tatiana. Nakaupo sa sofa at tila abala rin sa kanyang cellphone. Nagsimula ang araw na iyon ng maayos. At walang kalamlam si Mori na nandiyan si Tatiana sa kondo ni Sandro habang abala si Sandro sa kanyang ginagawa. Lumapit si Tatiana at umupo sa tabi niya. Muli silang naiganyo sa mga biro at tawana na tila hindi isipin ang mga posibilidad ng kanilang ginagawa. Ang hangin sa paligid ay nagbabaga ng kuryente. Habang nag-uusap sila, biglang hindi inasahang tumudog ang cellphone ni Tatiana na nagbigay ng takot sa kanila. Napaisip si Sandro na maaring si Mori na iyon. Nakatingin si Tatiana sa kanyang cellphone, ngunit sa halip na sagutin ay binaliwala na lamang niya iyon. Wait, is that Mori? Why did you ignore her? At saka, pwede bang umalis ka na dito dahil baka mamaya pumunta pa yun dito? May gigil na sambit ni Sandro kay Tatiana. Wala kasing magawa talaga si Sandro kay Tatiana dahil tila hawak na siya dito sa kanyang leeg. Bakit ka ba kinakabahan? Pwede naman tayo magdahilan na kunwari. Nagpapatulong lang ako sa'yo. Sa ilang software matter tungkol sa negosyo ko. At saka, Sandro, simula nang may mangyari sa ating dalawa, pagmamayari na kita, sa akin ka na. Baka nakakalimutan mo yun. Taas kilay na sabi ni Tatiana kay Sandro. Nalilisit naman ang mamata ni Sandro at nangangalit ang mga ngipin sa nararamdaman niyang galit para kay Tatiana. I love Mori. I love my wife. Kung hindi lang ako nag-aalala sa mental health niya, hindi ako magpapakatanga na maging sunod-sunuran pa sa'yo. At ngayon, pinapatunayan mo wala kang kwentang kaibigan kay Mori. She don't deserve her. Her genuine heart. Matalim na sabi ni Sandro kay Tatiana. Napangisi naman si Tatiana. Masyado mo naman akong pinapatawa, Sandro. Kung ako, walang kwentang kaibigan kay Mori. Ikaw naman, wala kang kwentang asawa sa kanya. Patas lang tayo. Hindi lang akong demonyo dito. Ikaw rin. Sa sinabing iyon ni Tatiana ay lalong nakaramdam ng galit si Sandro. Kulang na nga lang ay kaladgarin niya palabas ng condo unit niya si Tatiana nang biglang may kumatok. And that was Mori. Biglang nag-ibang atmosphere sa condo unit ni Sandro nang marinig ang pagkatok sa pinto. Mabilis na nagpanik si Tatiana at Sandro. Tila nahalata ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang mga tingin ni Sandro kay Tatiana ay puno ng galit. Habang si Tatiana naman ay tila walang pakialam at patuloy na nakatingin sa kanya na may matamis na ngiti. Oh, I think Mori's here. Sabi ni Tatiana sa isang tono na puno ng panunuya. Positibo siya na hindi pwedeng malaman ni Mori ang lahat ng ito. At luhika lang pagpili niyang manatili. Nang magpatuloy sa pagkatok, tila naglaho ang kulay sa mukha ni Sandro. Alam niyang malapit na si Mori. Shut up. This is your fault. Bigkas niya habang tinitingnan si Tatiana na parang hinuhugot ang lahat ng kanyang lakas. Relax. Masyado ka namang kabado eh. Hindi mo pa nga nakikita kung sino yung kumakatok. Sagot ni Tatiana na tila nagtatagumpay sa kanyang mga plano. Gumisi peto na parang nang-aasar pa at nanatili lamang nakalmado. Pinipilit na ilihis ang usapan. Umalis si Sandro sa kanyang pwesto at nang madaling lumapit sa pinto, ngunit bigla siyang natigilan. Paano ko ba lulutasin to?
bulong niya sa sarili habang nag-aalangan. Hindi mo na kayang itago pang anumang nararamdaman mo, Sandro. Buksan mo ng pinto. Tawon ni Tatiana habang pinalalakasan ng mga kinakabang emosyon ni Sandro. Maya-maya pa, nagdesisyon si Sandro na buksan ang pinto sa kabila ng mga pangamba. Pagbukas niya ng pinto, andun si Mori, nakangiti at may dalang pizza para sa kanilang dalawa. Sinadya niyang dalawin ng asawa dahil ang alam ni Mori ay stress na ang kanyang asawa sa kanilang trabaho at wala siyang kaide-ideya na nandun din pala si Tatiana. Tumingin si Mori kay Sandro at sa loob, napansin ang tensyon sa hangin. Oh, hi. Andito si Tatiana? What is she doing here? Puno ng pagtataka na tanong ni Mori kay Sandro. Ngunit bago pa makasagot si Sandro, umusad na si Tatiana sa kanyang tabi. Tila kadalasang parte ng kanilang kwentuhan. Hey, Mori! Nag-usap lang kami tungkol sa trabaho. Di ba nabanggit ko na sa iyo last time na nagpapatulong ako kay Sandro tungkol sa negosyo ko sa US? Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kasi nawala rin sa isip ko. Muestra ni Tatiana gamit ang kanyang kamay. Tila may matamis na panlilin lang. Nanlaki ang mga mata ni Mori sa kabila ng kanyang pagtataka. Ganun ba? Well, sana in-inform mo man lang ako, honey, para nadagdagan ko man lang itong pizza. Sabi ni Mori. Ngunit na makita ang reaction ni Sandro, umalis ang saya sa kanyang mga mata. Hindi, hindi, ayos lang. Kumain rin naman ako. Pinakain na ako ni Sandro. Makahulugang palusot naman ni Tatiana. Pabilis siyang sumabat at mga mata niya ay tila sumisindikato. Kinausap ko lang siya tungkol sa mga account at software. Medyo mahabang kwentuhan namin. Ang galing kasing magturo nitong si Sandro eh. Nagtataka ang puso ni Mori. Hindi niya maintindihan ang nagaganap. Ah, okay. Mabuti naman at nasisingit mo pa siya sa schedule mo, honey, sa kabila ng hinaharap nating stress ngayon sa company. Sagot ni Mori, halatang pagkabahala sa kanyang tinig. Hinarap ni Sandro si Mori at nagpakita ng impormasyong detalyado. Oh, come on. Pumasok ka muna, honey. Tapos na rin naman ang pagtuturo ko rito kay Tatiana. And actually, bago ka dumating ay paalis na rin siya. Hindi ba, Tatiana? Sambit niya. Natigla pinipigilan ang kanyang sarili na ipahayag ang totoo. Nautal pa nga ito sa kanyang pagsasalita na siya nang gumawa ng paraan para si Tatiana nang umalis doon. Ngunit sa likod ng kanyang isip, labis ang takot ni Sandro. Alam niyang nagkukulang ang kanyang pakipag-usap kay Mori. At ang kanyang puso ay nasa panganib sa sitwasyong ito sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang itagong katotohanan? Nandun si Tatiana, patuloy na umaakit. Nais na ipagpatuloy ang buong eksena. No. Actually, I want to stay lalo pa at nandiyan na si Mori. Sige Mori, bakit hindi tayo magkapunan pagkatapos? Baka mas magandang tuloy-tuloy na kwentuhan natin. Sabi niya. Natila napakasaya at walang kakaba-kaba na ginagampanan. Ngunit sa kabila ng ngiti ni Tatiana, bumuntong hininga si Sandro. Hindi siya sigurado kung magkakaroon pa ng pagkakataon na makipag-ayos at maipahayag ang totoo. Ikinagulat din niyang sagot na iyon ni Tatiana na tila pawang naghanap talaga ng gulo. Napapailing na nga lang siya at pasimple na niyang napapanlisika ng mga mata si Tatiana. Oops! May break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Nang gabing iyon, nakaramdam si Sandro ng bigat. Gaano man kasaya ang ngiti ng kanyang asawa. Ngunit alam niyang malalim ang mga pinagdadaan ng emosyon at sigurado siya na hindi may iwasan na magtanim ito ng pagdududa sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay umalis na rin si Tatiana na iwan na lang dun sa kondong mag-asawang Sandro at Mori. Inabala na nga lang ni Sandro ang kanyang sarili sa pagla-laptop nang mapansin niyang nasa may balkonay si Mori na nakamasid sa buong lugar at malalim ang iniisip. Malakas ang kutob ni Sandro nang iniisip ni Mori ay yung nadatnan niya kanina. Bingi si Mori pero hindi ito manhit.
Kaya naman sigurado si Sandro na nagdududa ito sa nangyayari sa kanilang dalawa ni Tatiana. Kaya naman, para makabawi-bawi, ay pinuntahan na rin ni Sandro si Mori doon sa may balkonahe at nagdala ng wine para sa kanilang dalawa. Honey, wine? Lumingon kaagad si Mori sa kanyang tagiliran nang maramdaman niyang presensya ng kanyang asawa sabay abot ng glass of wine na inaalok ni Sandro. Thank you. Mahinang sambit ni Mori kay Sandro nang may matipid na mga ngiti. Are you okay? Tanong ni Sandro kay Mori habang minumwestra iyon sa kanyang mga kamay. Marahang tumangon naman si Mori. Nagbigay muli ng isang matipid na mga ngiti. Medyo, I don't know. Parang nakakaramdam naman ako ng anxiety. Kailan kaya babalik ang pandinig ko? What if hindi na bumalik? Naiyak na tanong ni Mori, sabay ningon sa kanyang asawa. Dahil sa mga salitang iyon, naisip ni Sandro na tila lumulutang ang sakit sa puso ni Mori. Mahirap para sa kanya na makita ang kanyang asawa na nalulumbay at nag-aalala. Nais siyang iwasan pag-usapan ang mabagay na alam niyang nagiging sanhi ng pagdududa ni Mori. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang kailangan niyang maging tapat. Honey, nandito lang ako. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Sambit ni Sandro, sinusubukang maging kalmado sa kanyang tono. Nakatitig siya kay Mori habang unti-unting lumalabas ang maluha sa mga mata nito. Minsan, naisip ko lang, anong mangyayari kung hindi na bumalik ang pandinig ko? Paano na? Paano kapag nabiyayaan na tayo ng anak? Paano ko pa maririnig ang unang iyak niya? Ang pagtawag niya sa akin ng mama, Sandro, paano kung ipagbalik ba ako at humanap ng iba? Hindi ko makakaya, Sandro. Hindi. At doon ay, tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Mori. Kasabay noon ang kanyang pag-alinlangan sa pagsasama nilang mag-asawa buhat ng makaramdam siya ng kakaiba sa ikinikilos ni na Tatiana at Sandro. Hon, don't say that. Mahal kita. Tandaan mo lagi yan. Ikaw ang buhay ko. At kailanman. Kailanman ay, hindi kita magagawang ipagpalit sa iba. Ngunit habang sinasabi ni Sandro ang mga salitang iyon, ramdam niyang panggigipit sa kanyang dibdib. Kahit anong sabihin, sa likod ng kanyang isip, nandyan pa rin ang mga alaala ni na Tatiana at ang mga pagkakataong halos hindi niya maamin kay Mori. Naging tahimik ang paligid. Tanging ang pag-ihip ng hangin ang maririnig. Nakatunong mamata ni Mori sa mga ulap sa langit. Natila nag-iisip kung anong hinaharap para sa kanila. Kailan kaya matatapos to? Sambit niya na parang nagdarasal sa isip. Makakahanap tayo ng paraan. Basta tandaan mo lang palagi na hinding-hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Sambit ni Sandro, ang kanyang boses ay punong-puno ng determinasyon sa likod ng pag-aalala. Dahil sa mga pagkakataong iyon, iyon ang naging daan na mahulog ang masalita sa pagitan nilang dalawa. Sa kabila ng lahat ng hirap na dinaranas, pinilit nilang maging matatag. Sa dako ng kanilang mga isip, naglalaro ang mga pangarap, pag-asa at takot. Ngunit kasama ang kanilang pagmamahal, naroon pa rin ang posibilidad na malampasan ng lahat. Samantala, makalipas ang ilang oras ay nauna nang nagtungo si Sandro sa kwarto habang si Mori ay nanatili pa rin sa may balkonahe at labis pa rin nagugulan sa kanyang nararamdaman. Bagamat sinasabing meron siyang matinding tiwala kay Sandro at Tatiana, hindi may kakailan ang kanyang isipan na may mga kumakalat na pagdududa sa kanyang puso. Ilang beses na kasing nahuli niyang dalawa na magsama sa mga pagkakataong hindi siya naroon. At ang mga imahe ng kanilang masayang tawanan at tila malapit na ugnayan ay patuloy na bumabalik sa isip niya. Sa mga nagdaang iyon, nagtatanong si Mori sa kanyang sarili. Ano ba talagang namamagitan sa iyong dalawa? Isa lang akong bingi, pero hindi ako bulag at manhit. Madalas siyang gamitin ang salitang tiwala upang bigyan diin ang kanyang paniniwala na walang masama sa dalawa. Ngunit ang kanyang puso ay umuusbong ng mga katanungan na tila walang katapusan. Alam niyang hindi siya bingi sa mga sinasabi at ginagawang ligaya ng kanyang mga mata.
Mula sa matawanan sa opisina hanggang sa mga pagkakataong nagkikita, ang dalawa na parang ibang tao sa paligid. Sa bawat isa sa mga pagkakataong iyon, naisin niyang iwasan ang mga iniisip. Nagpa siya siyang maniwala sa dalawa. Mahal na mahal niya si Sandro, at si Tatiana ay matalik na kaibigan, kaya bakit pa siya magdududa? Ngunit kahit anong gawin niyang pag-iwas, palaging bumabalik ang tanong sa kanyang isip. Posible bang may ibang nangyari sa kanilang dalawa? Sinasalamin nito ang kanyang kabatiran, na kahit kaano pa siya magtiwala, tila hindi kayang iwasan ng kanyang pusang mga larawan ng inaasahan na nagiging labis na nagiging pasakit. Ang paglungkot at pag-uusisa na dulot ng takot ay nagsimula nang bumalot sa kanya. Palaging nasa isip niya ang maoras na kasama ang kanyang asawa at best friend. Hindi maalis ng panahon, pakiramdam niya ay nagkakaroon ng pader sa pagitan nila at lalong lumalala ang kanyang pagdududa. Sa dulo ng araw, natatakot siya. Natatakot hindi lang sa posibilidad na masaktan, kundi sa ideya na maaring ang tiwala ng inalay niya sa dalaway mawala. Pero sa gitna ng lahat, pinipilit lang niyang magpatuloy. Umaasa na ang kanilang mga ugnayan ay puro pagmamahal, pagkakaibigan. Hangarin lamang na hindi matupad ang kanyang matakot. Mahal na mahal kita, Sandro. Pero bakit parang may inililihim ka sa akin? Bakit parang may mali? Ayoko ng ganitong pakiramdam. Ayoko ng may pagdududa. At mas lalong ayokong pag-isipan ka ng masama. Sambit ni Mori sa kanyang sarili habang matilim na nakatingin sa kawalan. Nang sumunod na araw, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nawala ng malay si Mori. Nahimatay siya habang patungo sana sa may hardin nang makita siya ng mga katulong. Ay kaagad naman siyang sinakluluhan ng mga ito. Ano bang nangyari, Yaya Leti? Nag-aalalang tanong ni Sandro sa mga katulong na nandun. Nakita na lang po namin, sir, na nakandusay si Mamori sa sahigi, kaya pinagtulungan na po namin buhatin papunta doon sa may sofa. Nasa silid na nun si Mori at kasalukuyan ng sinusuri ng kayang doktor. Nang matapos siyang masuri ay doon na nila nalaman ang dahilan kung bakit bigla na lamang nawala ng malay si Mori. Mr. Sandro, natutuwa akong ibalita sa iyo na magiging tatay ka na. Si Mrs. Mori ay nagdadalang tao na. Congratulations! Sa sinabing iyon ng doktor ay tila walang pagsidlan ng galak na nararamdaman ngayon ni Sandro. Nasa wakas, after so many months na sumubok sila ay, sa wakas, nakabuo na rin sila. Habang si Sandro ay nagbubunyi sa saya. Sa may sulok naman ng silid ay nakatayo si Tatiana at kasalukuyang nakatingin sa kanila na nanlilisik ang mga mata. At para sa kanya ay isa itong masamang balita. Talaga, Doc? Magiging tatay na ako? Maluhaluhang tanong ni Sandro sa doktor. Sa mga oras na yun ay nagkamalay na rin si Mori. At dahil nga wala siyang marinig ay wala pa siyang alam sa nangyayari. Natunghayan na lang niya, nakasalukuyan ng nakarap sa kanya si Sandro, na lumuluha ng mga mata. Honey, anong nangyari? Bakit nandito kayo lahat? Mahinang tanong ni Mori, saka iginala ang kanyang tingin sa paligid. Bakit may doktor? Muli niyang tanong. Doon ay tinulungan na ni Sandro si Mori na makabangon at maingat na isinandal sa may una nito sa kanyang likuran. Hindi naman malaman ni Sandro kung paano niya sisimulang imuestra sa kanyang mga kamay ang gusto niyang sabihin sa kanyang asawa dahil sa labis na kasabikan. Honey, hindi ko alam kung paano sasabihin ito pero magkakaanak na tayo. Nagdadalang tao ka na. Magiging nanay ka na. Lumuluhang wika ni Sandro gamit ang sign language. Nang makita ni Mori ang mga emosyon sa mukha ni Sandro, tila may kumikilos sa kanyang isipan. Hindi niya naiintindihan ang lahat, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang saya at kaba. Kuminang ang mamata ni Sandro habang patuloy itong gumagamit ng sign language. At sa bawat galaw nito, parang isang awitin ng pag-asa ang umaabot sa puso ni Mori. Marahang tumango si Mori, kahit na naguguluhan, tila may naisip na siya. Ang mga alaala ng mga nakaraang buwan, ang mga pagsubok at pag-asa na kanilang pinagdaraanan ay nag-iba na ng kulay.
Sa kabila ng mga pagsubok, nariyan ang posibilidad na magiging magulang siya. Ang takot at kabang nararamdaman niya ay unti-unting napapalitan na ng saya. Mahal? Talagang nagdadalang tao ako? Tanong niya, na parang nag-aalinlangan habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumangon upang lapitan si Sandro. Sagot ni Sandro, "Oo, honey. Ito sigurong dahilan kung bakit lately ay napapadalas ang pagsama ng pakaramdam mo. Magiging magulang na tayo, honey." Ang mga luhay patuloy na bumuo sa kanyang mga mata habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawang si Mori. Subalit, sa isang sulok ng silid, nandun si Tatiana na nakatayo na may malamig na titik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at takot. Gusto na sanang umalis ni Tatiana, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang pangarap kay Sandro ay unti-unting nagiging realidad. At ang lahat ng ito ay tila isang hindi makatarungang laban. Sa paglipas ng mga minuto, patuloy na bumabalik si Mori sa kasalukuyan. Sa bawat kusang damdamin na pumapasok sa kanyang isip, napagtanto niyang kung gaano siya kalakas, matagal niya nang pinapangarap ang pagkakataon na ito. At matapos ang lahat ng hirap, heto at narito na siya. Sa wakas ay nagdadalang tao na rin siya. Ngunit bigla siyang nalungkot ng maalala niya ang pinag-uusapan nila kagabi ni Sandro. Buntis na ako at lahat, ngunit di pa bumabalik ang pandinig ko, honey. Doc, kailan po ba ako muling makakarinig? Tanong ni Morris sa kanila. Nagkatingin na naman sina Sandro at ang doktor. Mrs. Mori, huwag po kayo mag-alala. Kung hindi pa man po tuluyang bumalik ang pandinig nyo, may ibang paraan pa naman para makarinig kayo. May mga hearing aid po tayo at iyon ang inaasikaso po namin ngayon. Kaya huwag muna po kayo mag-alala. At mag-isip pa, baka lalo pong makasama ang labis na pag-iisip sa bata. Paliwanag ng doktor. Tumango na lamang si Mori at nakontento na sa sinabi ng doktor. Anyway, kailangan ko ng maghanda. Sabi niya sa sarili. Magiging nanay na ako. Samantalang si Tatiana, di nahatiis, napuno ng galit at inggit. Nakita niyang tila nagbubunyi si Sandro at Mori. At ang sama ng loob niya ay tila nag-aalab sa kanyang dibdib ang angking pagkakahiya. At pangarap na wasakay, nagpa siya sa kanyang isip. Sa akin pa rin ang huling halakak. Bulong niya sa sarili. Umikot ang kanyang isip at naglalaro ang maideya ng paghihiganti at pagkakaroon ng plano. Ang kanyang init ng paggagalit ay umuusbong at tila hindi na siya makapaghintay pa. Hindi na mamalaya ng dalawa na ang kanilang sayay nagiging sanhi ng takot imbis na saya. Si Mori ay unti-unting bumabalik sa kanyang maalaala ng pagkabaliw sa pangarap na maging isang ina, habang si Sandro ay hindi makapagintan na yakapin lahat ng mga pangarap nilang dalawa. Wala nang makakapigil sa atin. Bulong ni Mori at sa paggalaw ng kanyang madaliri, tila ipinapakita niya ang buong damdamin at pagsamantaa sa hinaharap. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, merong bahid ng mga madidilim na ulap, ang pwersa ng nakaraan, ang mga sekretong dumadapo sa mga puso. Bighati ni Tatiana at ang hindi pagkakaintindihan ay hindi lang basta doon natatapos. Sa mga sandaling iyon, ang tadhana ay tila nagtatawag ng mas malalim na istorya. At sa kanilang mga kasama, ang paglalakbay ng pamilya ay tila lumalawak sa mga inaasahang pagsubok at pagsasalong ng mga damdamin. Matapos ang mga tagpong yun, nang makaalis ng doktor ay natira na lang sa silid si Sandro, Mori at Tatiana. Doon ay sinamantala ni Tatiana na lapitan si Mori. Saka beso-beso peto at binati ng may peking pagkagalak. Mori, may beshi, sa wakas naman. At magkakaanak na kayo nitong si Sandro. Sabay tingin niya kay Sandro ng may malagkit na tingin at hindi naman iyon nakalampas sa paningin ni Mori. Pero ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Ngayon nga'y nakayakap si Tatiana kay Mori, kaya naman hindi kita ni Mori ang itsura ng mukha ngayon ni Tatiana. Thank you, Tatiana. Sobrang saya ko. Sabi naman ni Mori at ngayon ay magkaharapan na sila. Nakabalandra sa kanyang nakangiting mukha ni Tatiana.
Ngunit sa loob-loob nito ay hindi siya masaya sa balitang yon. Baka naman nakalimutan mo pa akong kuning ninang ha? Ako nang mag-volunteer. Can't wait na maging kumari mo at maging kumpare nitong si Sandro. Sabay himas sa kamay ni Sandro na nakapatong si Babo ng kama na mabilis namang inalis ng lalaki. Hindi rin yun nakalampas sa paningin ni Mori, ngunit din na lang niya iyon pinansin ulit. Pero sa loob-loob niya ay may namumuunang pagdududa. Matapos ang usapang iyon ay minabuti munang lumabas ni Sandro at Tatiana upang makapagpahinga ng maayos si Mori. Nagtungo muna si Sandro sa may balcony nang di niya namamalayang nakasunod na pala sa kanya si Tatiana. Hey, soon to be daddy. Para bang nanunukso pang pagkakasabing iyon ni Tatiana kay Sandro. What are you doing here? Baka makita na naman tayo ni Mori. Please lang, Tatiana. Lubayin mo na ako. Magtira ka naman ng konting kahiyan sa sarili mo. Matalim na sabi ni Sandro kay Tatiana. Mihina ngunit may diin lamang habang palingalinga sa paligid dahil baka may makarinig sa kanila. Ngumisi naman si Tatiana na tila di man lang natatamaan sa sinabing iyon ni Sandro. What are you talking about? Ngayon pa ba ako titigil sa pagtataksil natin kung kailan buntis na si Mori? Kung kailan malayo na natin magagawang kalaswahan natin? Lumapit pa talaga siya kay Sandro upang haplusin ang mukha nito, ngunit iniwasan lang siya ng lalaki at galit na galit dito. Si Sandro ay nasa estado ng pagpipigil at tila nag-init ang ulo. Ang masalitang binitaw ni Tatiana ay parang nagpatagal sa kanyang isipan. Magtira ka naman ng konting kiyan sa sarili mo. Ang mga salitang iyon ay humahamon sa kanyang isip at sinisisi ang sarili sa pagkakasangkot sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa halip na maapektuhan, tila mas nagsusumikap si Tatiana na magpatuloy sa kanilang baluktot na relasyon. Ngayon pa ba ako titigil? Sabi nito na puno ng pagkabuntong hininga. Para kay Sandro, parang tumatagos ito sa kanyang puso na nalulumbay. Alam niyang mali ang kanilang ginagawa. Ngunit sa bawat pahayag ni Tatiana, siya ay natutukso na makipagtalik sa isang mundo na hindi na dapat umiral. Nagstay siya sa kanyang lugar. Ngunit ang madistansya na nararamdaman niya ay hindi na talaga kayang gawing matatag. Tatiana, niintindihan mo ba ang maaring mangyari sa atin? Magiging tatay na ako. Ganyan ka ba talaga kamanhit? Igting niyang tanong kay Tatiana. Sabay saplos na ginawa ni Tatiana sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanyang labis na kainisan. Kahit gaano siya kagalit, hindi may iwasang mapansin ang alindog ng babae sa kanyang harapan. Pero sa parehang oras at pag-uwi ni Tatiana sa mga dating galaway, nagbigay ng takot at mangamba sa kanyang puso. Ang maeskwelong ito ay nagbabandya ng pangadip sa kanilang mag-asawa na iyon ang nag-iisang bagay na dapat niyang protektahan. Ikaw na ngang pinapaligaya, ikaw pang galit. Ano bang masama roon? Sagot ni Tatiana. Ang ngisi sa kanyang mukha'y tila di maalis-alis. Nahulog ang tingin ni Sandro at ang kanyang puso ay puno ng takot at galit nang sabay na umusbong. Tatiana, gusto kong malaman mo na wala akong nararamdaman sa'yo. Hindi kita mahal. At lahat ng nangyari sa atin, lahat yun, ay dala lang ng kalokohan mo. Kaya pakiusap, nakikiusap na ako sa'yo. Tantanan mo na ako, please. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkilos, mas tumindi ang kumikislap na damdamin ni Tatiana. Ang kanyang pagiging matatag at pagmamatigas ay tila natutok sa isang tiyak na layunin na dumating sa pagkakataon na ayaw niyang pakinggan pa ni Sandro at tila siya nang mas nabibingi kaysa kay Mori. Dapat na tayong tumigil, Tatiana. I can't take this anymore. Aniyat, madadama talagang galit sa bawat katagang iyon. Ang mga salitang iyon ay tila isang hampas sa hangin na nagpasagod kay Tatiana. Sandro, huwag mo akong itulak palayo. Akong nararapat sa iyo. At oo, aaminin ko, hindi ko matanggap na magkakaanak na kayo ni Mori. Ako lang nababagay sa iyo, Sandro. Ako lang. Pakiusap niya at ang boses nito ay puno ng pagsisisi at pagnanasa. Ngunit sa katotohanan ay naroon at si Sandro ay narito sa harap ng napakalaking hamon. Tatiana, hindi mo alam ang sinasabi mo. Nababaliw ka na.
Wala ka na sa ayos na pag-iisip mo. Wika ni Sandro. Baliw na kong baliw. Nasisiraan akong nasisiraan. Basta mahal kita, Sandro. Mahal na mahal. Pakiusap. Mahalin mo rin ako. Ngunit masyado ng malalim ang pagkakasalaysay ni Tatiana para sa kanya. Ang lahat ng ito ay isang laro na hindi niya kayang bitawan. Sa bawat paghaplos niya kay Sandro, sa bawat titig na nagbibigay ng apoy sa kanilang pag-usap, tila nawawala ng anyo ng katotohanan. Ang kanyang masalitang puno ng pangako at pangarap ay kasabay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Handa kong gawin ang lahat, Sandro. Mapasakin ka lang. You are mine. Aniya. Sandro, bakit ba hindi mo man lang tanggapin na tayong dalawang nagdadala ng saya sa isa't isa? Wala na si Mori. Wala na dapat siya sa kwento mo. At mas mahalagay sa kung anong nangyayari at nararamdaman natin ngayon, ako na lang ang mahalin mo at huwag si Mori. Sa tono ng pananalita ni Tatiana ay mababakas ang labis na pagnanasa sa kanyang pagmamahal kay Sandro na handa talaga siyang mag-level up sa pagsira ng relasyon nito sa kanyang asawa at sa kanyang best friend na si Mori. Makalipas ang ilang araw habang ninanamnam ni Mori ang mga oras ng kanyang pagdadalang tao, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang siyang natigilan ang tawagin siya ni Yaya Lati. Ma'am Mori, handa na pong pagkain. Wika ni Yaya Lati habang nagsasign language. Nakayuko ng mga oras na yun si Mori, kaya di niya makikita ang winestra ni Yaya Lati. Ngunit ang balo ng pagtataka si Yaya Lati nang biglang tinugon siya ni Mori. Opo Yaya, susunod na po ako. Sagot niya. Automatiko siyang natigilan ng mga oras na yon. Namilog ang kanyang mga mata, saka umangat ng tingin kay Yaya Lati. Yaya, magsalita ka nga ulit. Nautal niyang utos kay Yaya Lati. Ma'am, nakakarinig na po kayo? Utal na tanong ni Yaya Lati. Doon ay biglang namuha ang mga luha ni Mori. Hindi siya makapaniwala na oo nga, bumalik na ang pandinig niya. Hindi niya malaman ang uunahin, ngunit si Sandro kaagad ang pumasok sa isip niya at sabik na siyang ipalam ito sa kanyang asawa. Kaya naman, kagad niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan saka nagtungo sa kanilang condo unit kung saan naroon ang kanyang asawang si Sandro. Habang nagmamaneho si Mori, papunta sa unit ni Sandro, tilang bawat hibla ng hangin ay sumasalubong sa kanyang saya. Sa bawat kanto at liko, nararamdaman niyang excitement na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Sa wakas, narinig niya na ang mga tunog na matagal niya nang inaasam-asam, isang himig ng pag-asa at bagong simula. Ang kanyang isipan ay pumapasok sa isang mundo ng mga alaala, mga pagkakataong punong-puno ng lungkot at kawalang katiyakan. Ngunit ngayon, sa kanyang paglalakbay, ang saya ng kanyang nadarama ay nagbigay liwanag sa kanyang bawat hakbang. Hakbang ng mga ilaw ng lungsod ay bumabagtas sa kanyang progreso. Siya nag-aalala lamang sa kung paano niya ibabahagi ang magandang balita kay Sandro. Mabilis ang takbo ng kanyang isip habang iniisip ang maaring mangyari pagdating niya sa condo unit. Paano niya sasabihin kay Sandro anong magiging reaksyon nito? Nakaramdam siya ng sabik at takot sa parehong oras. Lahat ng masandaling nawala sa kanya, ang mga pag-uusap, ang mga tawanan at ang mas simpleng kaingayan sa bahay, biglang bumalik sa kanya sa isang iglap. Sa pagdating niya sa kondo, nagtatakbo ang kanyang puso. Nang buksan niya ng pinto ng unit, dahil may access naman siya doon, ay hindi niya nadatnan si Sandro bagkus mga hinumbad na damit nito at damit pambabayang natunghayan niya sa sahig ng unit. Nakaramdam kaagad ng kaba ang kanyang puso. Para bang nanginginig ang kanyang mga laman. Nagkakaroon na siya ng kutob, ngunit ayaw niya pa rin isipin ang bagay na yun hanggat hindi pa niya ito napapatunayan. Maya-maya pa ay napatingin na siya sa may kwarto kung saan niya narinig ang mga boses na tila nag-uusap. Marahan siyang nagtungo doon. Hindi niya muna binuksan ang pinto bagkus ay pinakinggan muna ang tila nag-uusap doon. Ang tono ng boses, isa lang ang sigurado si Mori, sina Tatiana at Sandro iyon. Honey, bakit bang ilap mo? May problema ba? Maarting tanong ni Tatiana kay Sandro habang lalaki ay katabi nito sa kanyang kama at may malalim na iniisip. Tatiana, itigil na natin to.
Ayoko na. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, ha? Nanggagaliti sa galit na tanong ni Sandro kay Tatiana. Muling pumulupot ang yakap si Tatiana kay Sandro, saka inilapit ang mas malapit ang kanyang bibig sa tenga ni Sandro. May sinabi itong isang malalim na sekreto na matagal niyang pinakatago-tago ni Tatiana. Kaya maging si Sandro ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig sa bibig ni Tatiana. Wala naman silang kamalay-malay na nasa labas ng silid na iyon si Mori na nakikinig sa pag-uusap nilang dalawa at maging siya ay nagimbal din sa kanyang nalaman. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang pangungusap mula kay Tatiana ang bumasag sa kanyang wasak na puso. Alam mo bang akong may kagagawa ng lahat? Akong nag-utos na magpasabog sa kasal niyo dahilan para mawala na ng pandinig ang asawa mo? Oo, Sandro. Ako ang may gawa nun. Dahil noon pa lang, sa tuwing ikinukwento ka sa akin ni Mori, sa tuwing ipinagmamalaki ka niya sa akin, nahulog na rin ako sa iyo. Nagugustuhan na kita. At simula noon ay, inggit na inggit na ako kay Mori. Pinagpantasyahan na kita. Minahal kita noon pa lang. Pagtatapat ni Tatiana. Halos magimbal ang buong mundo ni Sandro sa naging pagtatapat ni iyan ni Tatiana. Habang si Mori naman sa labas ay, tila napapaisip. At ang mga salitang ito ay parang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Naglalakbay pabalik sa mga alaala ni Mori. Sa mga sandaling tila nagtataka kung bakit siya nawala ng pandinig sa parehong pagkakataon. Tila bumagsak ang bundo niya sa mga salitang narinig. Nang matapos marinig ang lahat, umakyat ang galit at lungkot sa kanyang dibdib. Nais niya nang buksan ang pinto at harapin ang katotohanan. Ngunit may natatanging takot sa kanyang puso. Gusto niyang ipakita na hindi siya natatakot. Ngunit ang takot na mahuli at masaktan ay nanatiling nakabuntot sa kanya. Malapit na siyang mawala ng kontrol. Ngunit sa isang iglap, nagpa siya na siyang pumasok. Ang pinto ay mabigat na tila hindi niya niyaya ang kanyang pagdapo. Mabilis ang kanyang puso habang siya ay pumasok sa silid. Nakatayo si Sandro. Ang mukha nito ay puno ng gulo. Habang nakasandal si Tatiana sa kama, may matamis na ngiti na nakabaon sa kanyang mga labi. Mori. Bigkas ni Sandro, nagulat sa kanyang pagpasok. Alam ko na, sagot ni Mori. Ang boses ay puno ng hinanakit. Alam ko ng lahat. Dahil dito, nagsimula ng isang laban na puno ng emosyon. Isang labanan na hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa loob ng kanilang mga puso. Si Mori, sa kabila ng kanyang mga limitasyon, ay handang ipaglaban ang kanyang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Nukay ang kanyang diwa ang lahat ng galit, sakit, at kirot na nadarama niya. Ang mundo nila ay tila nagiging magulo at siyang nagiging biktima ng mga pagkakamali ng iba. Bakit? Bakit mo ginawa to, Tatiana? Tanong ni Mori. Ang boses ay nag-aalab sa galit at sakit. Ngunit ang mga mata ni Mori ay nasakit ang hindi natitinag na katotohanan. Alam niya ang kailangan niya nang harapin ang kanyang kinakatakutan, ang katotohanan sa likod ng hindi pagkakaunawaan at sakit. Sa halip na sana magtaka si Sandro at Tatiana kung paano yun narinig Mori ay nangibabaw pa rin ang pag-aalala ni Sandro sa kanyang asawa. Honey. Sambit ni Sandro na tila napupuno ng guilt at pagsisisi. Lumingon sa kanya si Mori na ngayon ay puno na ng luha ang kanyang mga mata. Sandro, paano mo nagawa sa akin to? Matagal na bang may nangyayari sa inyo ni Tatiana, ha? Umiyak na tanong ni Mori sa kanyang asawa. Ngunit ang mga mata ni Mori ay nasakita ang hindi natitinag na katotohanan. Alam niya ang kailangan niya ng harapin ang kanyang kinakatakutan. Ang katotohanan sa likod ng hindi pagkakaunawaan at sakit ng kanyang puso ay tila tumutugon sa mga paglalaban na emosyon sa kanyang isipan. Sa isang iglap, nagbagong lahat ng plano. Hindi na siya kayang pigilan ng takot na umiwas sa katotohanan. Kailangan niya nang malaman kung ano talagang nangyari sa pagitan ni Sandro at Tatiana. Sa ilang minutong isipin, napagod na siya sa mga tanong na walang sagot. Sa mga kawalang katiyakan na hindi niya kayang tiisin. Si Tatiana, na nasa likod ni Sandro, ay nag-alinlangan sa mga pagkakataon na tila naipit sa gitna ng sitwasyon. Ang kanyang puso ay
Tila nahadlangan ng maemosyon habang nanonood ang mga mata ni Mori. Ngunit, dahil nandito na sila, panindigan niya na ang mga salitang narinig nila. Muling humarap si Mori kay Tatiana at sa kanyang mga tingin, nararamdaman ng galit at sakit na mabilis na namumuo. Ikaw pa, Tatiana? Bakit? Paano mo nagawa sa akin to? Halos kapatid ang turing ko sa'yo tapos ganito? Paano mo na atim na gawin ang bagay na yun para lang makuha ang gusto mo? Anong klaseng tao ka, Tatiana? Galit na wika ni Mori. Minsan, ang mga salita ay tila mas matalim pa sa mabakas ng pisikal na sugat. Ang damdamin sa hangin ay tila nag-uumapaw at batid ni Mori na hindi niya na kayang tipirin ang sakit. Nang sa wakas ay magtagpo ang kanilang mga mata. Nagkausap silang tatlo na naglalaman ng saloobin at hindi pagkakasundo, walang salin na pagtatago at maskara. Ang mga emosyon ay nagbabalik-balik at handa na silang humarap sa tunay na anyo ng mga mata at puso. Sa mga sandaling iyon, ang katotohanan ay naglalakad sa harapan nila at walang makapigil sa kanila na talakayin ang mga pinakabanal at pinakamabigat na katotohanan. Si Sandra Tatiana, bagamat nag-aalangan, ay handang talakayin ang mga kinakabahan na sagot patungo kay Mori, na puno ng takot ngunit naglalaman din ng pag-asa na mahanap muli ang kanilang mga landas sa isang mundo na puno ng ligaya at pagkakaintindi. Isang mundo kung saan ang mga sugat ay kayang maghilom. Ngayon, alam mo na, Mori. Ngayong alam mo na hindi santa, santita ang kaibigan na sinasabi mong itinuring mong kapatid. Kasuklaman mo na ako. Wala akong pakialam. Dahil hindi ko nababawin ang mga sinabi ko na ako nagpasabog ng bomba sa kasal niyo para mawalan ka ng pandinig at tuluyan ang mawala ng silbi. Pero ngayon, tila isang himala na nakarinig ka na, talagang kinampihan ka pa rin ng pagkakataon. Pero wala akong pakialam dahil nakuha ko na si Sandro. Nakuha ko ng asawa mo at ilang beses na namin pinagsaluan ng init ng aming mga katawan. Tama na, Tatiana. Tumigil ka na. Hindi na ako magtatago sa pamablockmail mo. Mori, honey. I'm sorry sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Nagawa ko lang yun dahil yun sa mental health mo lang ang iniisip ko. Mahal na mahal kita, Mori. Pinaglaruan lang talaga tayo ni Tatiana sa mga palad niya. Sabay tingin ni Sandro kay Tatiana na may masamang tingin. Napahagulhol naman si Mori sa pag-iyak dahil sa nagwang pag-amin ng kanyang asawa si Sandro. Habang umuulan ang luha ni Mori, tila bumuhos ang lahat ng sakit at galit sa kanyang puso. Ang mga salita ni Tatiana ay parang mga pangil na tumusok sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Habang bawat pag-amin ni Sandro ay parang isang malupit na dagok na nagpapabigat sa kanyang kaluluwa. Nakatitig si Mori kay Sandro, umaasang makikita ang pagsisisi sa mga mata nito. Pero sa pumapapil sa mukha ni Sandro, nakikita ni Mori ang diperensya. Naguguluhan, puno ng tawag ng puso at isip na nagsasagupaan. Paano ito nagawa sa kanya ni Sandro kung lagi naman niyang sinasabi na mahal siya nito? 3 taon silang magkasama. At sa mga sandaling iyon, parang lahat ng alaala ay nabura. Narinig niya ang mga ngiti, tawanan, at mga plano na mayroon sila. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, talagang nabukas ng sugat ang katotohanang isiniwalat ni Tatiana sa pagitan nilang dalawa ni Sandro. Sandro, kung totoong mahal mo ako, hindi sasagi sa isip mo ang sakta ng damdamin ko. May diin na sabi ni Mori sa kanyang asawa na si Sandro at ang kanyang boses ay nanginig dahil sa sakit. Ngunit wala ng oras ang dalawa para magpaliwanag. Si Sandro at si Tatiana ay patuloy pa rin sa kanilang masalimuot na alitan, kila sindak sa loob ng isang pagsubok. Sa paulit-ulit na pagsugod sa damdamin, nagtatangkang ilabas. Para kay Mori, wala nang ibang narinig kundi ang dugong umagos sa kanyang puso. Sa pagkasabing iyon ni Mori ay tuluyan na siyang lumabas ng silid at umalis. Susundan naman ito ni Sandro. Pipigilan pa sana siya ni Tatiana
ngunit hindi na nagpaawat pa si Sandro. Sandro, huwag mo akong iwan, sabi ni Tatiana na nagmamakaawang tono. Mariin naman siyang sinagot ni Sandro na galit. Get lost. May diin niyang sabi saka umalis upang habulin ng kanyang asawang si Mori. Naabutan ni Sandro si Mori sa may parking area at doon ay kinuha niyang braso ng kanyang asawa. Honey, please let me explain more. Alam kong kalabisan ito dahil sa naging pagtataksil ko, pero please, give me a chance to explain. I love you. I love you, Mori. Mahal na mahal kita. Nagmamakaawang wika ni Sandro. Sumagot naman si Mori, sabay punas ng kanyang mga luha. Sandro, hindi ko alam kung anong isipin. Sobra-sobra na to, Sandro. Nasaktan ako. At hindi ko kayang baliwalain yon. Sagot ni Mori, nang may ngiti sa kabila ng kanyang mga luha. Habang hawak-hawak pa rin ni Sandro ang braso ni Mori, naramdaman ng lalaki ang bigat ng kanyang puso. Alam na hindi nagiging madali ang sitwasyon. Nagtataka na siya kung paano siya nakarating sa sitwasyong ito. Mula sa masayang pagsasama hanggang sa alingaw-ngaw ng sakit at takot. Alam kong nahulog ako sa pagkakamali. Pero isa lang ang totoo, honey. Ikaw ang mahal ko. Tinatakot ako ng ideya na mawawala ka sa akin. Muling nagmamakaawa si Sandro, umaasang makakabawi sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit tanging hikbi at luwang sagot ni Mori. Paano pa kita pagkakatiwalaan ulit? Nandiyan si Tatiana. Pinili mo siya. Paano mo ako may sasalba mula sa sakit na dulot ito? Habang nag-uusap sila, ramdam ni Sandro ang pangangalay sa kanyang puso. Nais siyang ipaglaban si Mori. Pero sa mga salitang iyon, parang unti-unting nadudurog ang pag-asa niya. Sa taglay na damdamin at sitwasyon, nagpa siya siyang harapin ang katotohanan. Mori, sobrang importante ka sa akin. Kung maaari lang, gusto kong ipakita sa iyo na hindi na mangyayari ulit ang ganitong pagkakamali. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Pakiusap ni Sandro na tila umaasa sa kanyang mga salita. Ngunit si Mori ay puno ng pagdududa at hindi pa rin nakakabawi sa matinding emosyon na nararamdaman niya. Sandro, kailangan kong mag-isip. Kailangan kong malaman kung kaya ko bang ipagpatuloy ang lahat. Napakabigat ito. Please, give me time. Ilang saglit ang lumipas, nagkatinginan sila. Nahulog ang kanilang mga mata sa isa't isa, puno ng damdamin. Naramdaman ni Mori ang pagyuko ng kanyang puso. Pero ang takot ay parang nakakabigat sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga si Sandro. Nagpasya siya na bigyan ng espasyo si Mori upang mag-isip. Okay, pero huwag kang mawawala. Please, mahal na mahal kita, honey. Ano yan ang may taglay na pag-asa? Umikot si Mori at umalis sa parking area. Bit-bit ang iniwang sakit sa kanyang puso. Walang kasiguraduhan ang hinaharap. Ngunit isa lang ang nasisiguro sa kanyang pag-alis. May mga tanong at damdaming na natiling hindi nasasagot. Si Sandro naman, naglakad sa tabi ng kanyang sasakyan. Ipinangako sa sarili na gagawin ang lahat upang makuha ulit ang tiwala ni Mori. Makalipas ang ilang araw, magkasama man sina Mori at Sandro sa isang bahay, ngunit na natili pa rin yung tension buhat ng nangyari sa kanila noon. May ginawang hakbang si Sandro na hindi pa niya naipaalam kay Mori dahil ayaw pa rin siyang kausapin nito. Nakipag-ugnayan si Sandro sa kanilang abogado at ilang mga kapulisan para ireklamo ang ginawang pagpapasabog ng Tatiana nung kasal nila, at ngayon ay may ibinaba ng warrant. Ang korte kaya naman nahuli na si Tatiana. Samantala, si Mori naman ay tila malalim pa rin ang iniisip. Naubutan siya ni Sandro sa kanilang hardin. Pupunta sana doon si Sandro ngunit dahil nga ayaw siyang makausap o makita man lang ng kanyang asaway, akma na sana siyang alis nang tawagin siya ni Mori. Sandro. Biglang napahinto si Sandro saka muling humarap sa kanyang asawa. Ang tono ng boses nito ngayon ay may hinaho na at kalma na, tila nakapag-isip na. Mori. Napalunok ng laway si Sandro habang nakatitig kay Mori. Tumayo si Mori.
Tinitigan niya si Sandro na tila ba nagbabanta ng isang maamong pakipag-ugnayan. Sandro, ayusin na natin to. Please. Mangiyak-iyak na wika ni Mori. Gumuhit naman ang isang matipid na ngiti sa malabi ni Sandro. Masaya siya dahil sa wakasay, tila muli nang nagkakaroon ng pag-asa ang relasyon nilang mag-asawa. Nilapitan din siya ni Sandro. Mori, I badly want to fix this. I don't want to lose you. Kayo ang magiging anak natin ng buhay ko. Mangiyak-iyak din niyang sabi. Tila nagtagumpay ang mga salitang iyon na muling nagbigay buhay sa damdamin ni Mori. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sandro. Tila nag-uumapaw ang pag-asa sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang pagkakamali at paghihirap ng kanilang pinagdaanan. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbigay siya ng pagkakataon na muling magbagong buhay ang kanilang relasyon. Magsimula tayo muli sa simula. Wika ni Mori na may pagtitiwala sa kanyang tini. Nakita ni Sandro ang pangiti ng asawa, isang ngiti na puno ng pag-asa at pagtanggap. Ang kanyang puso ay tila pumintig ng mas mabilis. Nais ko maging tapat sa iyo, Mori. Sagot niya. Tama ka. Kailangan natin ng pagbubulayan ang mga nakarang araw. Maraming nangyari. May ginawa akong hakbang na kung saan ay nasaktan kita at inihingi ko iyon ng tawad sa iyo. Ngunit hindi malaman ni Mori kung anong tunay na nararamdaman. Kaya't nagpatuloy si Sandro. Kinausap kong ating abogado tungkol sa mga suliran ng dulot ni Tatiana. Kasamang iba pang mga kapulisan. Nahuli na siya. Wika ni Sandro. Muli, lumapit si Sandro at hinawakan ang kamay ni Mori. Nandito ako. Nandito tayo. Ayaw ko nang mawala ka, Mori. Kailangan lang nating magpakatatag. Mabilis ang tibok ng puso ni Mori habang pinapakinggan ang masalitang lumalabas kay Sandro. Ang sakit at pagdaramdam na kanyang naramdaman sa mga nakaraang linggo ay tila unti-unting nagiging alaala na lamang. Nararamdaman niyang nagkakaroon sila ng gap. Ngunit sa mga sandaling ito, may pag-aasa na maaring muling magtagumpay ang kanilang pagmamahalan. Mahalaga ka sa akin, Sandro. Wika ni Mori. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng damdamin. At oo, ano man ang nagawa mo, pinapatawad na kita. Habang unti-unting lumalapit si Sandro, pinilit ni Mori na huwag palakasin ng takot sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam niyang mahal pa rin niya si Sandro. At sa matitig nito, tila nakikita niyang pagkilala na may pagkakamali at ang pagnanais na ipagpatuloy ang laban. Nasaktan ako, Sandro, lalo na sa nangyari kay Tatiana. Patuloy na wika ni Mori, na ngayon ay may bahay na ng lungkot. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating harapin ito ng magkasama. Ramdam ni Sandro ang bigat sa mga salitang iyon. Nagmisto lang isang panibagong simula ito para sa kanila. Mori, alam kong marami tayong pinagdaanan, ngunit nakikita kong handa kang makipaglaban. At para dito, handa rin akong lumaban. Sagot ni Sandro, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Habang nasa likuran ng hardin ang mga halaman ay tila nagbigay liwanag, sumasailalim sa kanilang mga puso na muling naglalapit. Mahalaga sa akin ang pamilya natin. Gusto ko ipakita sa iyo ang buong puso kong pagsisikap na itaguyod ang ating relasyon. Nakita ni Mori ang apoy sa mga mata ni Sandro, pag-asa at pagnanais na muling bumalik sa maayos na araw. At sa kanyang puso, unti-unting nagdesisyon siya. Handa siyang muling ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Magsimula tayo sa mga maliliit na hakbang, sabi ni Mori habang yakap ang kanyang sarili na parang humihingi ng lakas. Tanggapin natin ang mapagkakamali natin at sabay natin itong putulin. Nakataas ang ulo ni Sandro at mga ngiti na tila bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Sasamahan kita, Mori. Hindi na kita iiwan sa hirap at ginawa. Pangako ko iyan. Matatamis ng mga salitang lumabas sa kanilang bibig. Mga pangako at pag-asa sa kabila ng lahat ng sakit. Naramdaman ni Mori ang nagkaroon ng pagbabago. Si Sandro ay nariyan, handang makinig at magtrabaho patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Hindi madali ang proseso, ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang handa silang harapin ito
magkasama. Nagtaglay ng bagong pag-asa ang kanilang mga puso. Hindi na nila pakikinggan ang mga nakaraan, kundi tanging mga bagong simula at mga pangarap na sabay nilang itatayo. At sa bawat hakbang, kahit na ang sitwasyon ay hindi paganap na maayos, nagkaroon sila ng kumpiyansa na kaya nilang muling bumangon at bumuo ng mas magandang buhay. Doon din nalaman ni Sandro na si Mori palang naging donor din noon ng kanyang ina nang magsagawa ito ng skin transplant. Kaya nagkaroon ito ng peklat sa kanyang may bandang tiyan. Kaya naman, walang dahilan para hindi nila solusyonan ang kanilang problemang dalawa bilang mag-asawa. Nang matapos ang unos ng buhay ng dalawa, makalipas lamang ilang buwan, ay isinilang na ni Mori ang kanilang kanaunahang supling ni Sandro na pinangalanan nilang Lily Mori. Isinunod ni Mori sa kanyang pangalan at idinikit ang pangalang Lily dahil ito ang paborito niyang bulaklak. Napakaganda ng anak natin. Kamukhang kumukha mo siya, honey. Maluhaluhang wika ni Sandro habang karga-karga niya ang kanilang anak. Nakangiti naman si Mori habang pinagmamasda ng mag-ama. Ang saya ko, honey. Ang buong akala ko ay hindi ko na maririnig pa ang unang pag-iyak ng ating anak. Kay buti talaga ng Panginoon. Teary-eyed naman na sabi ni Mori. Tiningin niya si Sandro. Of course, God is good. At siya ang dahilan kung bakit nalampasan natin na magkasama ang pagsubok na nagdaan ay sumubok sa ating pagsasama. We made it. At ipinangako natin na mas magiging matatag pa tayo para sa ating Lily Mori. She deserves to have the strongest parents on earth. Sagot naman ni Sandro. Oo naman, tayo ang magiging superhero ng ating baby. At nagatinginan na lang ang mag-asawa. Tunay nga sa buhay ng mag-asawa, hindi mawawala, umaubos ang pagsubok o problema, nariyan ng tukso, pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tanging pag-ibig lamang ang gagamot at maghihilom sa dalawang pusong nasugatan kung may natitira pang pagmamahal ang dalawang taong magkasintahan si isa't isa. Sa kaso ni Namori at Sandro, nagkamali man si Sandro, ngunit bandang huli, nanaig pa rin sa puso ni Mori ang kanilang pinagsamahang mag-asawa at naibigay ang pagpapatawad at pagtanggap para sa relasyon nilang mag-asawa. Dahil tunay naman na kung mahal niyo ang isa't isa, ipaglaban niyo at huwag magpatalo sa tukso at sa kalaban. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ito ang pinaka-super na story. At nakakaiba habang nakikinig ako, hindi ko mawaring naramdaman ko sa governor na walang kwenta at naantig ang puso ko sa magkapatid kasamang lola at ang ama. Lahat ng kasamaan ay hindi magtatagal kailanman. Thank you! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.